Sabi mga kababayan dito sa balita ng balita, yung payagang balita, ubos na umano ang tiket ng isang sinihan ng mall sa BGC, tagig sa pelikulang Katips. What? Tapos ang nasa picture mga kababayan, yung direktor nito yata, si sino ba direktor nito? Si ano, director at writer na si Attorney Vince Tanyada, saad ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon, ayon sa kanyang tweet. Ay, ito po. Si Rowena po, ito si Vince Tanyada, yung director writer. Ito si Guanzon. Ang nasa picture, sila man lang po. What? Arap-arapa na panloko. Ito po yung ano, yung sitwasyon sa kanilang siniano, Katips. Oh, nagkatulakan daw. May nakita ko, tatlong tao. Yun oh. Oh, ang layo. Parang nang magkatulakan, nakadiritso yata doon sa siniyan ng Made in Malacañang. Talagang mga taong ito, arap-arapan yung panluloko po sa mga mamamayang Pilipino. Para lang yung kampanya ni, ano, ni Santa Mama, laging sinasabi mga kababayan ni, ano, Baricos, nasa momentum anya tayo. Nag-momentum nga, talo. Ayan po, yung mga nanood yata ng Katips, lahat, ano, lahat kaluluwa. Hindi makita po. Lahat yata kaluluwa, mga kakampon. Asa na kayo? Di ba 15 million kayo? Ito yung ano, ito yung tunay. Made in Malacañang, nakipila, pati si Madre de Cacao. Pati Madre po nakipila para magsini, oh. Para manood. Kala ko ba, may panawagan yung CBCP na i-boycott po itong pelikulang Made in Malacañang because it is a distortion of history. O bakit kayo nanonood ngayon? Bakit kayo nanonood ng distortion of history? Ayan ang problema sa inyo. Tama si Senator Amy Marcos. Kailangan na niya manood kayo. Bakit na niya? Napanood na ninyo? Para sabihin ninyo, it is a distortion of history. So ganon, alam na ninyo rin si istorya. Ito ang totoong punong-puno. Ito ang resibo. Ayon, occupied lahat. Wala man pwedeng standing dyan kasi bawal yung standing. Pag napuno po, yung sinihan, next ano naman, next showing naman po. Paano na yan mga kakampon? Talagang, iyan po mga kababayan ang pila sa labas ng mga tao. Para lang mga kababayan yung ano, para lang yung kampanya ni President BBM. Nakita ninyo, makita ko po sa inyo mga kababayan, kumati yung ilong ko. Ayan o, kung paano naghihintay yung mga tao. Ayan o. Kita ninyo? Ganyan kakapal, mga kababayan. Patok na patok, as expected. Blockbuster movie po siya, mga kababayan. Ano ang dahilan? Tulad po ng ano, ng kampanya ni Bongbong Marcos, ni President BBM, ang nag-promote po, kakampon. Bakit po? Atake kasi kayo ng atake. Yun, na-curious yung mga tao. Lalong nanggigil yung mga taong manood.
O ngayon, yung pelikula ninyong Katips, Langaw. O ngayon, paliwanag ko sa inyo, mga kakampon, kung bakit laging nilalangaw po kayo. At ayaw na ayaw sa inyo ang mga mamamayang Filipino. The reason for that, kayo mismo eh. Walang magugusto po sa billings pa lang po ng pelikulang Katips. Reject! Yung 7 awards, FAMAS awards, eh sabi ko po mga kababayan, baluti na ninyo ng lahat ng awards. Gusto ninyo, isali pa ninyo sa International Film Festival at tumakot kayo ng awards. Walang silbi yan kung ang manunood po langaw, lugi negosyo. Di ba? Bakit? Tingnan ninyo po ang sa billings pa lang eh. Bagsak. Ah. Sino magugusto sa ganyang uri ng billings po? Punong-puno ng puot. Laging nakaganon, oh. You see? Gigil na gigil. Galit na galit sa mundo. Ayaw niya ng mga tao. Di ba? Sinang magugusto sa inyo? Oh, sawang-sawa na sila na makapanood, mga kababayan, ng ganyang uri ng senaryo. Oh, ang sinaganipto po, yan ang lagi nating nakikita in the rallies. Na inis tayo kasi napipirwisyo yung mga mamamayang Pilipino. Yung daloy ng trafiko. Di ba? Sila yung responsible dyan sa vandalismo sa paligid, kung ano-anong dinidikit. Galit na galit yung mga tao. Ayaw ninyong makinig. Enough is enough. Yung una ninyong ginawa noon, during the people power, hindi na ninyo yun maulit. Never. Bakit? Hindi man ninyo napatunayan sa mga mamamayang Filipino na mas mahusay kayo. Ah, hindi man ninyo. You failed to convince the Filipino people. You failed to prove to the Filipino people na mas mahusay kayo, mas magaling kayo. Hindi. Kayo-kayo man nagbubulahan, kaya yung awards, inyo na yung lahat ng awards. Ah, yung lahat ng kwarta sa Made in Malacañang. Lahat ng audience ngayon sa Made in Malacañang. O ngayon, iyak-iyak kayo, ano? What about mga kababayan niyong yung billings ng Made in Malacañang? Tingnan naman niyo ang pagkakaiba. Sa mga pagmumukha pa lang, klase. Mababait ang muka ng mga artistang gumanap at magaganda. Yung mga what? Yung mga artista ninyo, wala, ang layo. Ito mga mga beauty queens. At mga artistang hindi laos, ganon. Marunong pumili po si Daryl Yapsaga, si Senator Amy Marcos. Paano kayong mananalo? O, pinakita dito mga kababayan, sa thriller pa lang. Trailer pa lang, 6 million na in just 24 hours. While itong Katips, tingnan ninyo, 278,000 views lang po. views lang yung thriller nila. Tapos, 6.6 million views yung official trailer ng Made in Malacañang. Talagang flop. O ngayon, yung CBCP po, mga kababayan, nanawagan na i-boycott daw yung pelikula.
Lalo po, oy, mga Dabaso, ang panawagan po ninyo, di pa kayo no, nadala. Lahat ng panawagan po ninyo, hindi man pinakinggan ng mga Katoliko. Yung kabaliktaran po, yung ano, ginagawa ng mga Katoliko, kasama nga yung madaling nakipila. Kilalanin ninyo kung sino yon, paimbestigahan ninyo bakit nakipila yung mga madre doon sa Made in Malacanang. Ito ngayon, oh. A Catholic bishop in Central Philippine Diocese of San Carlos did not mince word in calling for boycott of a controversial movie about the late dictator Ferdinand Marcos Sr.'s family. Bishop Gerardo Alminaza of San Carlos described the film Made in Malacanang as shameless. What? Shameless daw. In called on the people behind it to issue an apology. Bakit naman mag-issue ng apology? Dapat kayo ang mag-issue ng apology. Kasi na-discover na ngayon ng mga mamamayang Filipino, fake pala yung mga kwento ninyo. Yung mga pinalabas na mga istorya ni Cardinal Sin nung panahon ng People Power 1, lahat fake, di man totoo. Lahat gawa-gawa ninyong kwento. Ngayon, nang magkwento yung mga Marcoses, hindi kayo magkanda o gaga. Parang sinisilaban yung mga puwit ninyo. Bakit? Nalaman na ngayon ng mga mamamayang Filipino kung ano talaga yung nangyari. O, di ba? At masakit na masakit yon sa inyo. Yan ang rason kung bakit kahit magsalita kayo na magsalita, in-endorse ninyo yung kakamfeng, hindi man pinaniwalaan ng mga mamamayang Filipino. Ginamit na ninyong altar, yung mga cathedral, lahat na ng mga resources ninyo. Yung kampanya doon na ginawa mismo sa simbahan, talo pa rin yung inyong manok. Tinola yung bagsak ng inyong manok. Na ngayon, sige ang ikot-ikot. Nag-establish ng isang pseudo-government at sarili ng republika. Sabi rito, the producer, scriptwriter, director, those promoting this movie should publicly apologize to the Carmelite nuns, to President Cory Aquino's family, into the Filipino people, sabi po ni Bishop Alminaza. Oy, Bishop, sabi ni Daryl, hindi man daw yon yung mga madre ng Cebu. Ginawa daw yun ni Cory sa Manila na. So, nawaw mali kayo. Tapos si Sister, ano? Sister Malanza. Ay, anong pangalan nun? Yung laging laman ng kalye na madre, si Sister Manansan. Manansan pala, kala ko Malanza. Jan, Sister Jan Manansan, Mary Jan Manansan. Manansan pala yun. Nagpa-interview doon sa ano, sa television. Ayun, kinundina niya. Grabian niya ito na ginawa. Distortion of history. Defending yung Carmelite sisters. Sabi ni Daryl Yap, sayang niya ng kuryente ng chismisan ninyo. Sa Manila niya ginawa yun. Hindi man niya yun sa Cebu. What? Naumos yung energy ng mga defenders ng mga Carmelite nuns. Iniman pala sila.
na isa ni Daryl. The prelate was reacting to the movie trailer portraying the late president playing mahjong with a group of nuns. Ano ikaw ninyo, patunayan ninyo, kung talagang hindi nagmamadjong si Cory. Kasi may mga pictures eh, with the nuns. May mga pictures, nandun pa si Ramon Mitra. kaya lang, hindi naman natin matanong yung mga taong yun. Kasi lahat na nag-goodbye, nangaubos na. Ilang mga senador nandun, gano'n na din. Nag-goodbye na lahat. So, hirap ng kalkalin. Pero yun ang kwento na na-receive mga kababayan ng intelligence din ng mga Marcoses. And that's the reason why isinulat ang script. Bala din kayo magdepensa, ganon. So ang gawin ninyo, hikayatin ninyo yung mga mamamayang Pilipino na ang panoorin yung katips. Kaya lang eh, wala mang mga mamamayang Pilipino yata yung gustong manood. Walang mahikayat. Ang pumunta po, mga bangaw. O ngayon, sabi ni Senator Amy Marcos, ito ang niyang made in Malacanang is a work of truth. Kasi kinontra yung sabi ni Giselle Sanchez ng isang director po na it is a work of art. O di, kung hindi niya work of art, it is a work of truth. So Senator Amy Marcos said, they tried to be as accurate as possible with the controversial Made in Malacanang, a film heavily scored by critics for its attempt at historical revisionism. Nasa mga manonood ang paghusga kung work of art siya o kung hindi. Pero ang masasabi ko lamang po, para sa panig ko, it is a work of truth. Bakit alam nila na revisionism na hindi pa naman napapanood? Hindi ko nga maintindihan bakit alam nila yung nilalaman ng sine. Wala pa silang nakikita. Amigo sa inyo. Oh, ito pa, idagdag ko pa to kasi na-accuse si Senator Amy Marcos na namibigay po ng mga libreng tickets. At yung iba daw, pinipuwersa yung mga eswilahan na bumili. What? Ganon katindi, ka-disparate yung mga dilawan po. Senator Amy Marcos vehemently denied on Wednesday allegations that free tickets for the controversial film Made in Malacanang are being given away in that some sectors like schools are required to watch it. Hindi, nako, para namang ang Viva papayag ng ganon. Kilala naman natin si Boss Vic Del Rosario. She quickly answered in an interview. Lahat yan binibili. Kaya nga lang maraming sektor na nag-volunteer kaagad at humingi ng black screening. Oh, ganun naman pala eh. Kasi alam nila, controversial. Yun, mga pinamimigay na ticket. Yung nag-black screening, tapos pinamimigay sa empleyado, sa staff, sa kamag-anak, marami na ring loyalista siguro. Bagi na yon yung bumoto na 31 million. Oh, kita ninyo? Tama. Diba? Chinese-Filipino civic leader Teresita Angse alleged that the senator had asked some business groups to buy millions of pesos worth of Made in Malacanang movie tickets for distribution to various schools, which she said was tantamount to asking these educational institutions to promote outright lies, falsehoods, and historical distortion. What? Matindi talaga itong mga dilawang kakampon.
kung gumawa ng mga kwento. Anyway, panoorin na lang po ninyo. At kayo na lang po ang magkwento kung it is a distortion or it is a work of truth na sinasabi po ni ano, ni Senator Amy Marcos. Ikaw niya, Mr. Marabillas, nakapanood ka na rin. Hindi pa po. Busy pa. Matagal yan yung showing kasi siyempre laging nakapila yung mga tao. Mga 3 weeks yan siguro. Baka abutin pa ng 1 month. And because of the Made in Manacañang, nakabalik muli yung pelikula. Yung pelikulang Pilipino ay nakabalik muli. Namatay yung industriya, halos ay mamatay dahil po sa pandemonium. And they are back today with a bang. Tama? Salamat sa Made in Malacañang. Baka lang gusto ninyo po itong ano, i-try Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapayad lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax, sa mukha, pinapahid po, twice a day, anti-aging po. Yan, you will look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patients, baka gusto lang ninyo itong itry. Di man siya gamot po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Okay po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.